So, special talk na natin kasi meron tayong mag-release today. First time natin mag-record. Hindi ko sinabi lalagay lang sa YouTube, pero please, mag-alok natin. Kasi mag-alok ko din, dito kung may sinasabi ko dito, baka may mali tayo, kailangan natin correct. Okay, so again, tayo. Masahin natin ito. Ito mahaba ito eh. Yeah, four pala. Four verses. Tingin ko tayo. Masahin natin four verses. Verse Matthew 8. 1 to 4 lang. Tingin ko tayo? Amen. Ready? Ibasa, ready go. When Jesus came down from the mountain, great multitudes followed him. And behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will, be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. And Jesus said unto him, see thou tell no man, but go thy way, show thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded for a testimony unto them. Pagbabasa ng salita, Lord, mag-upisa muli kami sa ating chapter, Panginoon. Mga ito yan. Mula ka namin ang pangalan. Pagpapala, Panginoon, sa ating salita ng tayo. Pagpapilos, umayin tuloy niya po ang gabi. Jesus, let me pray. Amen. Okay. Ako na po. Hindi lang pala ito, pero ito ay isang kwento na sumukay mo ng English. Yung yung sampu. Yeah, hindi pa sampu ito. Iba pa yung sampung tao, sampung leper. Iba pa yun. Ibang tagpo pa yun. Ito, nakikita natin. Ilan ito? Isa. Maraming tao, no? Pero, mayroong isang leper na sumunod sa kanya. Bakit sumunod ka sa kanya? Sabi niya, ano yung worship him? Sinamba. So, sinamba siya. No? At pwedeng, actually, sa mga asing kahulugan, ito ay yung talagang nagpatira pa sa kanyang yung malinaw dito, worship talaga. No? So ito ay ginawa niya, yung kasi yung worship. Ito ay yung maggalang at madalas na hindi, pinapakita yun sa kanyang kilos. Okay, so hindi na paggalang, tsaka yung malapang sa kanyang bibig. Okay, yung sinasambit niya. Ito, Panginoon, Panginoon, ganun yung Diyo, may sinabi niya. Yes, sabi pala dyan, Panginoon, I'm saying, Lord, if thou wilt, thou can make me clean. So, isang gusto kong natali natin dito, mga bata, especially, ay, kanina, medyo napag-usapan din natin ni Jake. Ano yung sabihin nung if thou wilt? Okay, yung wilt dyan is parang past tense na will. Which ano yung will? Ano yung will? Gusto. Ang tanda niya. Maganda sa aking din, kasi laging ginagamit yung will, di ba? So, are you willing to wait, sir? Ang sabi ng will, willing. Gusto mo ba? Okay ba sa'yo? Diba? Pero especially sa English, kung sinabi will, hindi lang yung future, I will go to that place. Ano pinagkaiba ng I will go to that place sa I shall go to that place? Yung shall, ano yung imperative. Hindi, yung sabihin lang, yung future, yun yun. Pero pag will, ganun din, future yun. Pero pwede gawin yun. Hindi yan, isa, makinig mo na kayo. Na tinuro ka sa akin hanggang elementary, hanggang high school, hanggang college. Tama naman na future yun. Pag sinabi, I will, hindi ko pa ginawa yun, gagawin ko pa lang. Pero ang kulang doon is yung ibig sabihin ng will na sinasabi dito. Ang ibig sabihin ng will, gusto mo. Kaya ano pagkakaiba ng I shall go there, tsaka I will go there, ano pagkakaiba nun? Parehong future yun, wala pa ako doon, pupunta ako doon. Pero ang pagkakaiba nila yung will, ibig sabihin, gusto ko pumunta doon at pupunta ako doon. Ang dahil yan,
ha? Ating pastes, ay isa sa mga form ng will dito is wilt. Ano yung wilt? Parang ganun din na kung gugustuhin mo, parang ganun. No, medyo may pagka-pastes. Okay? Kaya sabi ni Jesus, ang sabi ni Jesus, and Jesus put forth his hand, okay, ang isang put forth, sabihin, either nilapit sa kanya, o hinawakan siya, ano na niyan, and touch him, no, hinawakan na nga, and saying, ang sabi niya, I will. Gagawin ko yun. Ano ba yun? Ano yung sabihin, I will? Gagawin ko. Ano ba yun? Pwede, pero gagawin ko kasi gusto ko. Okay, tandaan yan. Pag sinabing will, di ba, yun na? Wala pala dito yung aking illustration, di ba? Sa Sunday School kasi, nagkaralan namin yung body, soul, and spirit. So yung will, nasa gitna natin yan. Yung nag-decide. O kanina, dami namin na pag-usapin ni Jake. Pero nasa sa kanya pa rin kung maniwala siya doon. Nasa kanya yun eh. Kasi tama lang yun eh. Hindi ka basta maniwala. Kasi pag basta-basta ka maniwala, wala na yung kwenta yun. Hindi mo inisip, hindi mo talaga naiintindihan, hindi ka rin convinced, pero naniwala ka. Pwede mong gawin yun. Pero hindi yun ang tamang pangal. Kaya sinabi yung pinasa natin ngayon sa Romans, di ba? Around 14 onwards, dapat nakinig mo muna. Pag nakinig mo, maintindihan mo, manampalataya, kayo yung progression doon. Okay? Kaya sabi dito, nung, ano ang magandang tanong dito yung ano eh, yung leper, andun yung kababalo, kung napansin nyo, di ba? Ba't hindi nila sinabi, Lord! Okay? And behold, there came a leper and worshipped him, saying, make me clean. Ba't hindi nilang ganun? Di ba? Lord, pagalingin mo ko. Napansin nyo ba yung humility niya? At yung kanyang, ha? Kans, kaya, or pwede. Pwede mo akong pagalingin. Diba? Salit na sabihin niya, pagalingin mo ako. Sabi niya, kung gusto mo, pagalingin mo ako. So, ibig sabihin nito kung nakikita natin dito sa tao, no, mayroon talaga siyang humility, and especially, kinoconsider niya si Jesus. No? Kasi tama yun eh. Kung hindi mo naman gusto pagalingin, bakit mo pagalingin? So, ibig sabihin, binibigyan niya na yung privilege at saka yung ang tawag yung prerogative kung sa tao ay tama, dapat tayo ganun din kung may matutunan tayo ngayong gabi sa yung dapat sa ginagawa natin sa mga bata rin sa ano eh bata pa eh kaya sabihin niya ay, hindi mo ako na ganyan alam kasi yung mga utos eh ay, hindi ako na naman hindi ako na naman ganun, di ba? Hindi nila alam pag hindi mo tinuro sa kanila dali, it's up to me, di ba? Kung bibilang kita o hindi. Kasi iisipin ko, di ba? Will, di ba? So, matanungin ko yung ano yung dito? Emotion. Gusto ko ba? Dito yung kataliduhan. Tama ba? May pera ba? O may pera ba? O sa body yun, pwede sa body yun eh. Kaya ko ba? Kaya ko pumibigay yun pag binigyan ko ito ng anong regalo, ng bike. Kaya ko ba yung budget? Okay, tatanungin ko lahat yun eh. Ang sabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, tulungan mo yung manalangin yung anak mo. Kaya sasabihin ko sa anak ko, mag-pray ka muna. Mag-pray mo, nakapagpalaan tayo. Ayan. So, nakita niyo yung centrality nung will, di ba? Nasa kanya yun eh. Ganyan mo pag-utusan ng Diyos, alam na yung gagawin niya, pwede niya pagaling, pwede hindi. Napansin niyo ba yung mga Pentecostal na mag-pray yan? Name it, claim it. Lord, alam ko, binigay mo na sa akin ito. Parang nalaman yun. Kaya gano'n eh, di ba? May gano'n pa si Sino? They will be done. Oh, they will be done. I claim in the name of the Lord. Nakuha ko po ito. Naniniwala ko eh. Hingin mo sa kanya. Ito yung maganda nito. Di ba? Kung may matutunan tayo dito, hingin mo sa kanya, Lord, are you willing? Kasi kung inaalam niya kung willing ang Diyos, kung hindi willing ang Diyos, therefore, ano dapat maging attitude ko sa akin na hilingan? Ano, patay mo ko din po. Kung hindi gusto ng Diyos yan, hindi ako bibigyan ng Diyos na ano ganyan. Hindi mo, okay, thou will be done. Kaya sinasabi dyan, ang maganda naman dito, pagdating sa mga ganitong prayer, ano yung makikita ng attitude natin? Anong makikita sa attitude ng Panginoon? Diba? Tinanong niya, are you willing? You can make me clean. Gusto ng Diyos yun eh. Diba? Sabi niya nga, I am come to seek and to save that which was lost. Siya nga yung napunta dito eh. Para naman hanapin yung mga gustong baligtas.
At gusto niya rin iligtas. At lahat naman gusto niya iligtas. No? Kaso yung iba hindi lumalapit. Kaya sabi dito, I win. Malinaw to. Na lahat ay gusto niyang iligtas. No, unless nga lang yung mga reprobate na nabanggit kanina. So yung mga reprobate, rejected na yan. Kaya tayo minsan ay nalilito. Sabi nung Victor, meron silang ministry, mga sa mga baling. So, inaarap ko na, paano kaya maliligtas? Eh, sabi sa Romans 1, yung mga baling, okay? Hindi lahat, ha? Pero kung basta yung sinasabi mo, malinaw naman dun, eh, pag gusto mo, lalaki, lalaki ka. Babae ka, gusto mo, babae din. Rejected na yun, reprobate na tawag ko. So, hindi na yung gusto mo, hindi na gusto mo iligtas ng Diyos yun. Okay? Whether you believe it or not, marami yung kahit na naman yung sinasabi ko na pray not for these people. Dahil gusto ko lang, gusto ko silang i-destroy. Ismailite yun ah. Kasi nga, nasagad lang doon sa ano. Okay? Pero dito makikita natin, yung attitude nito, pagkat ko lang na tao ito, may leprosy, isang sakit na hindi na gumagaling. Alam natin yun, no? Pero actually, even when the Old Testament na may gumagaling, so umiinak niya pag gumaling yan. Kaya sabi nito, ganda, di ba? I win. So tayo ngayon, gusto tayong linisin lahat ng Diyos. Right? Gusto tayong linisin lahat eh. Ang tanong ba, lalapit ba tayo sa kanila? Lalapit ba tayo sa Diyos? Ang sabi sa John, this is not a condemnation that men love darkness rather than light. So marami sa atin, hindi lumalapit sa Diyos. Kahit yung mga maishara natin dyan, no? Lumalapit pa lang tayo, nakikita pa lang tayo. May dalang Bible, ano na, lumalayo yun eh. Di ba? So nakakalungkot yun. Pero naiiwala tayo, meron dyan mga maliligtas. At marami na tayo, may tala tayo dyan, marami na. Hindi tayo nakawalan sa isang linggo. Amen? So ganun ang Panginoon. Maniwala kayo dyan, kung marunong pa kayo sa winning, ganyan, tinatanong yung Jeep. Ay, talaga siya ngayon siya niyo ga. Oh, siyempre. Hindi siya niyo ga. Kinakatok namin yan. Ito, kinatok na namin. Hindi basta basta abot lang. Hindi basta basta abot lang. Yung una, ganun ako. Kasi parang nakakano. Hindi pera lang. Lalaki talaga yan. Yung pera, di ba? Pero hindi ganun. Anyway. So yung maganda. Yun, yung makasama ng isan. So, may kita mo yung in action, talagang preaching the word of God sa labas. So, ito kasi, discipleship to eh. Baliktad ko yung talaga mga churches dito eh. Preaching sa church. Preaching din yan, tama yan. Prophecy yan. Prophesying. Pero, kung sinasabi madalas na Bible, preach, go ye out, but go ye into the world. And teach all nations. Preach the word, be it in season out of season. So, pwede yan dito, pero especially sa labas. Kasi mga preacher, may mga babae din ang preach, pero hindi sa loob ng church. Sa church, yung pastor lang, at saka yung kalalaki yan, may kaya na, no? Pero sa labas, soul winning, tawag namin soul winning. Yun ang preaching talaga ng the word of God, para maligtas ang tao. Okay? May hindi malinaw sa'yo yun. Kasi nung una, nung hindi ganun kalinaw sa akin, hindi na ganun ala sa loob ko eh. Kasi nagtatalo ako eh. Sige, kala ko ba kahit anong mangyari, maliligtas yung mangyari. Kasi ganun yung Calvinism eh. Kung gusto mo yung maliligtas yan, kahit hindi mo siya wala yan, hindi ba yun? Itakda, di ba? Nakainig ko yan. Kasi minsan sila nga yung maingay sa akin, di ba? Sa Facebook. Makaaral na yan. Pag sinundaw mo yan, tsaka yung sabi yun, wala maliligtas. Paano kang magliligtas eh, pinili na pala. Pinili na, sige, di pinili siya ng Diyos. Diba? Mali yan. So kaya sabi dito, siya yung lumapit sa Diyos. At ang Panginoon naman, siyempre, lagi siya nasa labas. At siya ay willing na magligtas at magpagaling. Marami yan. Magpagaling, magpalinis. Okay. Sabi niya, I will be thou clean. Ito, maganda rin itong mga, kahit pwede title ito lang sa mga. Be thou clean. Diba? Kasi sabi dito, kung gusto mo maging malinis ka. At siyempre, ang context dito, lumapit siya sa Panginoon, humingi siya, masabi dyan, if thou can make me clean. So Lord, pagalingin mo ako, Lord, linisin mo ako. So marami sa atin, kanina, again, pupunta tayo kay Soliano eh.
Ang labo ng puno niya kasi nagkahal, nagkasaliwa si Lewat na yung ito yung kaligtasan, ito yung kaligid banal, ito yung ano. Pinaghalo niya, bandang uli, hindi mo naman buhay ang kaligtasan kasi hindi mo alam. Ang ganun, walang paraan, malaman, tsambahan mo na lang. Ganun eh. So ilang-ilang mabuting gawa, sige kahit patayin mo sarili mo sa paggawa, hindi mo malaman yung gospel na tinuturo ng Bible, na it's by grace through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi nang gawa, upang sino man may magmalaki, hindi mo na-intrig sa'yo yun, or pwede sa'yo, hindi mo tinanggap, gusto mo, mas gumawa ka, hindi ka maliligtas. Okay? Kaya sabi ito, be thou clean. Paano ba may malinis? Actually, pwede mong gamitin itong ano, illustration or itong pattern eh. Tama nga naman, sino dito naligo kanina umaga? Naligo ka ba? Sigurado ka? Naligo yan. Malamig eh, di ba? Naligo yan. Ngayon, ang hirap yung maligo kasi malamig. Pero you see, kung gusto mo maging malinis, may hot water nga lang. Si baby, kanina, twice a week na naligo kasi yan, baby ko. Pero kung gusto mo maging malinis, nagawin mo, punta ka sa sigal, maging kumbalang tubig, kumbalamig, mag-init ka. At maging, yung spiritual naman, lumapit ka sa Panginoon. Kasi even Christians, kung saan, ano nangyayari? Pag mayroon na entitled mo yung sarili niya, kasyana na ako, pastor na ako. Diba? Malinis ka na ba talaga? Ganun ka ba kalinis? Para mangalan ulit? Diba? Mag-share mo sa itaan ng Diyos. Hindi, kapisado ko na yun. Pero maglinis ka pa rin. Yung pag hindi ka malinis, gagamitin ka ba ng Diyos? Pag hindi ka malinis? Ay sabi sa Timothy, diba? Hindi, hindi ka nila gamitin. Dahil ang gustong gamitin ng Diyos ay malinis. Kasi siglan, ano sabi nga doon? Meet for the master's use. Yun ang gusto niya gamitin na narapat dapat at eksakto at yun ang narapat meet for the master's use. Kasi sabi dyan, ito yung magandang ano. Dahil na una, lumapit siya ang Panginoon, dahil lumapit siya ang gusto niyang makakamtan yung kalooban ng Diyos, if thou will, at ang Diyos ay willing at yun kasi nabi sa kanya, malinis ka, immediately, yung leprosy niya, yung sakit niya na hindi supposedly na gumagaling basta-basta, ay gumaling. Okay, it's a miracle. Tama ba? Miracle yun. Yan, gamot na yan. Sabi nila ngayon, actually, parang may gamot na lang sila dyan. Pero medyo matagal pa rin yung proseso. Matagal. So, still, it doesn't change the fact na yung panahon nila, hindi basta-basta nawawala yan. So ngayon tayo, isa sa mga nakakaranasan ng pag-usulin tayo, isa sa mga napansin namin, yung mga tao hindi agad lumalaki sa Diyos, yun yun. Anong klaseng tao? Yan ba yung mga naturuan ng bata pa? Yan ba yung mga mabait? Ano yung sino yung madalas iwas sa salita ng Diyos? Ha? Yung mga nilaglag, nagtapay sa muna sa kasalanan, di ba? Kasi parang kahit good, kahit gustuhin nila, alam nila gusto nila maligtas, alam nila gusto nila yung salita ng Diyos, kahit paano, yun. Alam nila yun eh, salita ng kung salita ko, kung talaga salita ng Diyos, gusto ko yan. Kaya naglalaban yung ano nila. Naglalaban yung kanilang damdamin at yung katotohanan na knowledge nila. Parang wala akong pag-aso. Di ba? Gawin mo, ikaw yung tao na ilang beses ka na nilagsabihan, na school pa lang, gulak-gul ka na, mga ganun eh. Tapos nakailang babae ka, mga ganun. Mahirap yun. Oo, baka nagtao ko ba, pabaho ko, ang hirap maligtas na ganun. Pero pwede pa rin. Kaya sabi dito, kahit imposible pa yan, except yung retrobate ha, again. Alam mo na ba yung retrobate? Pamilya pa, yung binasa kanina. Kaya mali yung interpretation nyo doon, kasi sinabi na, o tinakwil, di ba? Ang sabi niya doon, parang kung takwil ka rin Diyos, kung tinakwil ka. Kung hindi kayo takwil, kaya saan dapat gumawa ng mabuti? Hindi yung sinasabi doon. Pag sinabi yung takwil, title yun eh. Pag rejected sa Jeremiah, pwede, di ba? Yung nang ginamit yung reject or yung reprobate, pag sinabi yung reprobate, rejected. No, reprobate silver shall men call you for the Lord hath rejected thee. Okay? Ano sabihin ng reprobate silver? Alam niyo silver? Sino may silver dito? Oo, meron akong gold. Okay? Napakakintab niya na yan. Nakikita niyo ba yan? Yan.
So bago yan, silver yan. Pero bago makakailang, kasi pag kinuha yan sa lupa, di ba madumi yan eh, halo-halo yan. Kaya nagawa nila, susunugin nila, napakataas na temperature. So may ipang ko dyan, umihiwa na yung ginto sa mga dumi, boss, ng panon. So pag umiwala yun, alisin nila yun, tapos ihihitan ulit yun, magkakalo pa rin yung mga dross, okay? So yung mga tinatawag na reject, parang silver pa rin, pero yung reject na hindi yung pwede gamitin dito. So kung gusto ko ng silver or ng gold, dapat yung pure gold. So yung mga alisin mo, yung paggagamitin ka mo ba lang? Siguro, pero hindi sa purpose na gusto mo, okay? So reject na yun, tatapo na lang yun, madala sa hindi. So ganun, may mga tao daw ganun. So exception naman yun. Kaya, pero karamihan ng tao dito, sa kabutihan ng Diyos, hindi pa naman may tubig. So pwede silang malinis. Kahit nga, mga nabagitan din sa lana. Ano ka ba? Huwag na nakakaw ka ba? Huwag naman. Okay, sinungaling ka ba? Suwede ka sa magulang mo? Kabaero ka ba? Tamad ka ba? Ano ba? So pwede ka mabago. Parang leprosy na parang imposible ako itong tao to. Ako pinag-pwede ka yung kuya ko kasi nga itong si Pastor Mel, Pratman din ko eh. Ang sabi niya, ako sabi niya daw. Sana, ay, kinakamalalaki. Sabi dito kasi 80s na niya eh. Ay, hindi pa rin siya. Leprobate, sana. So, pinag-pwede pa rin yun. Sabi dito, immediately the leprosy was cleansed. So tayo pag nilumapit sa Panginoon, kahit ano pa yan. No? Ang leprosy nga, pinagaling niya. Parang ito, obviously, hindi ito ginagawa sa lahat. No? Pwede niyo sabihin, ayun, wala nang leprosy sa buong mundo. Ganun, AIDS, di ba? AIDS. Ang hirap ka mo din yan, halos wala ka na rin, di ba? Patay ka na, pag may karo ka na. No? So, wala ka nang gamot. So, pero siya, kung gusto niya, pwede niyang gamit niya, pagalingin. And obviously, laking din na yun eh. Wala. Diadem. Okay, so sino may sakit? Si Jim, may sinasabi yan. Hindi naman sakit. Pero nung una, nakikita ko parang meron siyang ano eh. Doon nagkakasala pa rin ako, hindi ako maliligtas. So in-assure lang natin sa salita ng Diyos, sinabi ng salita ng Diyos, kung nagkasala ka, di ba patawarin ka? Kung anak ka na ng Diyos, anak ka na ng Diyos. Kung anong palataya ka sa kanya, anak ng Diyos. Pwede siya, nagkasalanan pa ako, okay. Nagkasalanan pa. Pero, huwag kong patawalin ka naman ng Diyos. Sabi, 1 John 1.9. Sige, Steve, ano yung 1 John 1.9? If we confess our sins, He is? Faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from unrighteousness. Sino sagot doon? Kung anak ka na ng Diyos, nagkakasala ko, hindi mag humingi ng tawad, papatawarin ka daw siya. Kaya sabi doon, He's faithful and just. Dalawa yun. Hindi ibig sabihin na lagi kang papatawarin. Siyempre, hindi papatawarin ka, hindi kang patawarin. Pero hindi ibig sabihin na ganun-ganun na lang. Ang sinasabi kasi ni Ibe, no? Ganun-ganun na lang. Hindi ganun-ganun lang. Kaya nga, faithful and just. Pag may, may justice pa rin, kung may kailangan mong mapansahan, you will get what you deserve. Okay? So yun ang sagot. Kaya ito, leprosy na ito eh. Pinagaling pa. So magtataka ka ba ngayon? Ito, sa atin ngayon, kung may kasalanan ng matindi. Ikaw ba, magtataka ka ba kung kaya patawarin ng Diyos yan? Yung leprosy nga, kaya nga. Ano niya na yun? Siya gumawa ng leprosy. So, sa nakikita natin, talagang binigay sa mga tao na hindi na parang gumaling. Hindi na gumaling. Yun ang design ng leprosy. Yung tayo nila. So, binibigay naman sa tao yun. Bakit? Judgment. Hindi naman, I believe. No, judgment na rin. Para makita ng tao na ang kasalanan na yung marumi. At parang hindi tayo nag... Sino? Okay? Tayo mga pahamak. Okay, and then last verse. Kita nyo na lang. Ito sa 2 words mo dito.
Verse 4, Matthew 8, 4. And Jesus said unto him, See, thou tell no man, but go thy way. Go thy way. Do thyself in the priest, and offer him the gift that was commanded, for a testimony unto them. Okay, so ako lang, hindi ko maintindihan na. So ano yung sabihin, bakit nabanggit yung priest? Tsaka si Moses. Okay, so ang pwento niya kasi ganito. Noong Old Testament times, minsan kailangan mo yung context ng mga. So noong time nila, kasi nga, bihira yung gagaling ng leprosy. At actually, mayroon pa doon mga tinutukoy na ibang klase ng sakit. So iba gumagaling, iba hindi. So ang ginagawa ng priest, siya tumitingin. Parang siya kami. Parang doktor na hindi lang yung pinapagaling. Parang siya yung dinidetermine niya lang kung ano yung ano gagawin siya. Kasi pag leprosy siya, nakita niya leprosy siya, nakakalam mo. Dinescribe yun sa Leviticus. Okay. Ito yung mga signs ng leprosy. Pag alam mong leprosy yan, kailangan niya nagpulong, isolate siya. Tapos lilinisin yung bahay after how many days. Okay? So yun. So bakit siya nagpapakita? Anong significance natin sa ngayon yan? Ingat. Ano significance sa buhay natin ngayon yan? Meron ba? Oh. Ano dapat? Kung naligtas ka na, ano gagawin mo? Basta okay na yun. Ganun lang ba yun? Ano yung pwede mong gawin para masigurado mo na wala ka na talagang leprosy? O ligtas ka na? Ano yung obey mo? Obedience. Ano yung obey mo? Yung tanong mo ito sino? Maglipot ka. Obviously, tingnan natin ha, bigyan natin ang clue dito. Sa kanino ka pupunta? Okay, sa place. And offer the gift that Moses commanded. So obviously, binigay kasi na ako kung saan ang lalang na ngayon ng Jake. Bakit ikaw testament ko, bakit pinapatay yung mayo? Diba? Para mapatawad, tapos, ano patawad ba talaga sila? Sabi ko na patawad, pero, sabi sa Old Testament, sa New Testament, hindi perfect yun. Kasi bakit? Kasi alam natin, may remembrance of sin pa rin, sabi ko. At sabi ko, every year, bakit kailangan mag-offer ulit? Para sa sacrifice. Oh, ba't mo nga sacrifice naman? Eh, kung napatawad na, bakit ulit ulitin? Diba? So, ibig sabihin, hindi talaga napatawad. That is just a shadow of things to come. Kaya sabi nito dito, ano kayo yung sa atin, sa context ng kaligtasan, ano yung tinutukoy ngayon sa offering gift? At saka yung magpakita ka sa priest. Ano muna tayo? Ano kung kailangan pumunta sa priest? Ngayon, wala tayong priest, ha? Sinong priest? Ay, may priest pala. Sinong priest niya? So, okay. Ang priest ngayon sa First Peter, ano nga rin? Second Peter. Hindi, First Peter 2. Okay. Basta nyo yan? But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, peculiar people, and that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness. Wala ka na dyan, ha? Di ba yun? 1 Peter 2:9. Okay. So, ibig sabihin nun. So, nung una, ang gusto talaga ng Diyos na maging priest, a nation of priests yung mga Israelite. Okay? Hindi nila nangyari yun, hindi sila nagtiwala. So, pero, God is pursuing them, pero actually, yung remnant pala yung pinapursue niya. So, after that remnant, na ibinata tayo ng Christ, nanatili yun. At yung iba yung nanapalataya sa kanya. So, ngayon, yun na pala yung church, yun yung Christianity. Kaya sinasabi yung Peter dito, kayo na yun, kayo pala yung chosen generation. A royal priesthood, sinabi royal, mga hari. Okay? At hindi lang hari, mga priest. So may priest ba yan? Ano ba gawain ng priest? Ang gawain ng priest ay siya yung na pag may ministeryo sa gawain ng Diyos, parang tao ay may lapit sa Diyos.
Okay, so kaya nung panahon nila, yun, nag-sacrifice, pag sila, yung mga place yung nag-minister doon, sila yung buhuga, sila yung nakatay, sila yung naglalapit sa Diyos, nag-pray. Okay? So, ganun din tayo ngayon. O, oh, yung maling place yun. Yung maling place lang yun. Saan yung mga Kristiyan yung tunay, please? Okay. Pare-pare ano lang. Sa walang pare, sa selbote. Okay, so balik tayo sa Matthew 8:4. Kaya sabi ka ngayon, papakita mo yung sarili mo sa Christ. Hindi ba ngayon, sino yung dapat ang nilalapitan? Paano malamang ligtas ka? Di, yung especially yung nag-priest sa'yo, dapat yung inanghanapin mo eh. Yung nag-priest. Nag-preach sa'yo, nag-share sa'yo ng kaligtasan at tunay, hindi ba yun ang tamang lapit ng kawala? Tinanggap ko ang Panginoon, ano na ngayon? Kaya minsan may ganun tinatanong mo sa mga tao na naligtas ka ngayon. Kasi, nag-pray ka ng church mo. Ano ang sabihin mo? Di ka, pili ka lang dyan kaysa. Tama ba yun? Ano yung dapat advice natin, yung tamang advice? Actually, natural yun eh. Ako yung nag-preach sa'yo ng salita ng Diyos, naligtas ka, punta ka sa Katoliko, ano ba? Di ba? So, mas maganda doon ka, sinag-turo sa'yo, magkaligtasan. Kung alam mo ha, kung nagpapasalamat ka sa Diyos, ginamit yung tao na yan, napupunta ako kaya nung salita ito. Sa YouTube dala ko maligyo. Hindi mo nga eh, di ba? Pinaliwanag sa'yo ng gusto yun bago ko makakilala ko, gano'n yung aking pagkakilala mo. Hindi pwedeng na nabasa ko lang, napanood mo lang. Actually, napanood, pwede pa eh. Kasi nga, alam mo yung YouTube yun, video yan. So, pero ngayon, dapat yung papaliwanag sa'yo. Pag may tanong ka, ready ni, masasagot, yung witness sa iyo na alam niya talaga. Hindi ito yung ano, kinabisado lang niya. Okay? Ibig sabihin, totoo yung sa puso niya. Binubuhay niya yun. At tatarang pinanindigan, pinag-aalan pa, hinahasa pa. Kasi sabi dito, show thyself to the priest. At kahit nung panahon nila is pawala na itong authority ng mga priest ito. Dahil andun pa siya, sabi ng Panginoon, ganun siya eh. Kaya yung baptism na gagawin natin, no, na nanggit ko lang. Kasi yung baptism, hindi yung lalo. No? Bakit tayo nagpapabaptize? Para yun ay, ano ba, lalo lang ba yun? Ay, nung ligtas namin, hindi. Sabi, maalala niyo si Jesus, ano sabi niya? Sabi ni John the Baptist, mababaptize pa kita eh, ikaw nga yung Panginoon eh, di ba? Hindi nga ako worthy eh. Tapos ako magbaptize sa'yo, ano sabi niya? Magkakala natin yun, di ba? Ano sabi ni Jesus? Suffer it to be so now, for therein fulfilled in us for righteousness. Diba? I mean, may ano yun, hindi ka kailangan maligtas, hindi ka kailangan maligtas siya, hindi ka maligtas eh. Pero yung pagbababaptize, kailangan niya para nga ma-picture yung later na death, burial, and resurrection niya. At yung mga additional pa doon is yung talagang inuutusan niya yung mga tao na magpapaptize. Yung totoo doon actually. Even hindi pa siya namamatay, dapat tayong mabaptize lahat. Pero siya yung Holy Spirit muna. Pero yung water baptism even, yung water baptism is may mahalagang doon na pinaperform sa ating buhay Kristiyano. Kasi pag nagpapaptize ka, hindi mo sa'yo. Ikaw ay sumusunod sa Panginoon, okay? Kaya sabi niya na, kinikilala niya yung mga authority. Ang hirap ng mga Kristiyano na wala lang authority, masyado lang mga ano. Mga pastor ko eh, sabi-sabi, di ba? Kaya kapatid na sumiyano lang tawag sa akin, hindi ako pastor. Eh, nasa Bible yung pastor eh. Di ba? Hindi, false humility tawag doon. Okay? So, dapat may authority tayo sa buhay natin. Okay? Sa mga bata, magulang nyo. Sa mga tao, mga Kristiyano na gusto nyo lumago, maghanap kayo ng pastor na kaya nyo isampin nyo sa sarili nyo at ayun nga, sa pagtitiwala nyo sa Panginoon, ako ganun yun. Pinag-pray ko, Lord. Ako puntahan. Ayoko na dito. Katulik, okay. Hindi ako tinutungan tama, tapos mag-stay ako dyan. Lord, pakita nyo sa akin tama, church. Kahit gano'ng kastrikto yan, yung naalala ko eh, yung panalangin ko talaga eh. Ayun, kahit ko dyan, bawal maligo dyan, okay lang ko. Basta yun itong church. At maraming bawal. Pero maganda na yan.
sa ganun eh. Magbabawalan ka ng hindi naman dapat. Ngayon nga, yung mga Christmas time yan, di ba? Kung tayo na tayo nagbabawalan ng mag-celebrate, ito eh. Mag-celebrate pa kayo? Christmas. So kami, hindi na. Pero hindi namin sinasabi yung iba kayo. Sa demonyo yan. Ha? Dahil yun, birth of Christ nga yan, kahit ang parang, hindi mo yan. Hindi mo kami, hindi na kasi nakita ko, wala rin sa Bible talaga. Anyway, hindi natin inaaring iba na ano. Okay? So, galangin natin yung authority na binigay sa atin ng Diyos. Ano sinasabi dito? Show thyself to the priest. And, offer the gift of Moses. Ah, sige nga, ano yung gift ni Moses? Ano yung offering ng isang pinagaling sa leprosy? Alam niyo ba? Hindi, that Moses commanded. Hindi naman kailangan na siguro. Basta mayroon depende sa iyong kailangan, di ba? So, parang pinapakita kayo dito sa atin, ano yun? So, kung walang bayad ang kaligtasan, pero pag ikaw ay naligtas, ano naman yung gagawin mo sa Panginoon? Parang pakita pa lang yung pasasalamat mo, di ba? Pasalamat ka, di ba? Hindi na masama yun. Kaya maganda ito laging problema sa church. Parang chicken and egg na problema. Ano na una? Chicken o egg? Chicken. Eh, paano siya nang galing? Hindi, bakit pa? Yung chicken nang galing sa egg eh. Sige naman na. Yung chicken. Eh, nang galing nga sa egg yun eh. Sige naman na. Chicken para kasi ginawa. Yan. Eh, sasabi ko pag sinabi ng chicken and egg dilema, hindi mo alam kung sino na ako na, di ba? Pero, pag-egg muna, walang nasa okay na. So, ano tayo nagpunta doon? Yeah, so, ano ba? Kasi iba, ayaw pumunta sa church, laging umiisip pera. Pera naman yun eh. Gabi yung pera dyan, ayaw pwede naman tayo dyan. No, pera lang yun eh. Pwede lang yung magiging practice party ko dito, sabi? Hindi yung isasabi ko yun, ba talaga ayaw magbigay? Siyempre, pera yun eh. Yan nilang mawala. Pero bibinta ka nila yung iba, parang sinasabi nila na lahat kayo, pera lang inisip nyo. Sinabi rin sa Bible, yung iba is talaga na good things for 52 or 6. May ganun talaga, even panahon ni Jesus. And ni Paul, di ba? Ganun din lahat. So paano malalaman ngayon? Diba? Ito pa yung nagtuturo ng tama para magka-pera. O ito ay para lang sa pera. So, chicken and egg, parang I believe, kasi sinasabi dito, yung offering natin, kung talagang naligtas ka, una, hindi ka pinirahan, no? Talagang sinirang ka lang, walang kapalit. Pero, no? Pastor, ito sa Diyos, yung hindi ka, tatanggap, no? Hindi tatanggap. Yeah. Meron din sa Bible, pero tinutukuhan sila. Pamasulit yung mag-ano. Tama yun, mas gusto ko yun yun eh. Yung sinabi sa, ano, ibig sabihin, mas gusto ni Paul yun. Na, pag siya daw ay naglingkod, he may do it without charge. Okay? Yun ang gusto niya. Pero yun nga, kaso hindi yung practical niya sa Diyos. Hindi practical kasi. May mga kailangan yung church, may kailangan yung mastos. Tapos ikaw, kung nari, yung pasto. Isa pa yun. Okay? Tsaka kailangan yung trabaho eh. Limitado naman yung lakas mo din. Diba? So, alam natin na mas maganda sa pasto, kung meron na talaga ano, mag-focus na. Ngayon, kung magkakabaho ka, tapos pasto ka pa lang. Ngayon, sa atin, gano'n. Kasi nga, yun pa eh. Doon pa lang tayo. Kaya, nasabi dito, yung offering, kung ikaw naman ay niligtas ng Diyos, ano ba naman yung ano? Ano ba naman yung i-offer mo yung kind of things? Nagpunta rin kami ngayon na dyan eh. Yung? Yung mga sa atin sa Muslim Jazz 9. I-offer yung? Yung kind of things. Diba, sabi, I have ministered unto you our spiritual things. Is it, ano sabi mo? Basta parang, sobasobo ba yung umanidig kami? Di ba? Sabi niya kasi umumugla din siya eh. Kasi nga, nagtatabaho siya. Okay? So yung sinabi natin dito, sa kaligtasan, hindi natin pinayaran ang kaligtasan, pero kung tayo naman ay ganun ka-grateful, talaga naiintindihan natin, kailangan ng Diyos din ng finances, dahil nasa art pa tayo eh. Yung talay eh. Pero pwedeng exam yung sarili mo dyan. Okay? So yun na yun eh. For a testimony unto them. So napansin niyo yun, actually ito, niligpasan natin itong isa eh. No? See, thou, tell no man.
hindi man lang masarapin yun. Pero isa yun sa mga instructions. Bakit nga, ano yung hindi niya sasabihin sa mga tao? Hindi nga. Yung ginawa ni Christ. Oo, di ba? Yung ginawa ni Christ. Bakit? Hindi sinabi dito, di ba? Pero sa ibang mga ginawa niya, madalas sasabihin yun eh. Kasi nga sabi niya, hindi papanahon. Ngayon, pinipreach natin na ginawa niya to. At walang duda siya nagpapanahon.